crossover and the layup works. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga tol. Ang pag-usapan natin ngayong araw ay ang rumors na maaaring pakawalan ng Magnolia Hotshots itong si Gio Halalon dahil umano sa mga negatibong mga pangyayari na kumakalat ngayon sa mga social media. Pero ang tanong mga tol, kailangan o makatwiran ba na pakawalan ng Magnolia Hotshots si Halalon dahil lamang sa mga negatibong pangyayari na kumakalat ngayon sa mga social media? Bago tayo magpatuloy mga tol at sa simpleng kaligayahan ng ating masugid at solidong CHB viewers, magsa-shoutout na muna tayo dahil nga nagsa-shoutout ako ng mga random subscribers dito sa channel. So shoutout kina Maria Glenda Occidental, Oliver De La Cruz, Junjun Guardiano, Jeremy Jude Beltran, Rudy Baganyo, Aris Carabacan, Ruhel Hernaez, Efren Hervero, Ranilo Legaspi at si Arnold Laureta. Huwag din kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated tungkol sa mundo ng basketball. Maraming ang fans at netizens ang nagulat at hindi makapaniwala tungkol sa mga negatibong issue na kumakalat ngayon sa mga social media tungkol kay Gio Halalon at sa kanyang relasyon sa kanyang misis na si Christina Halalon. Yon pa man, ayon sa source ay dinidiscuss na ito at inaayos na ng Magnolia Management sa loob ng kanilang kampo. Alam naman natin mga tol na maselan talaga ang SMC Group pagdating sa mga negatibong issue ng kanilang mga players dahil nga makakaapekto ito sa kanilang kumpanya lalong-lalo na sa kanilang mga produkto. Kung saan ang mga players umano, ang frontliner o ang nangunguna sa pag-promote ng kanilang mga produkto. So sa madaling salita mga tol, kung ano ang estado ng mga players ng SMC Group ay siguradong may impact ito sa kumpanya at sa kanilang mga produkto. Sa kaso ni Gio Halalon ngayon mga tol, maraming fans at netizens ang may gusto na pakawalan ito ng Magnolia Hotshots dahil masisira umano ang imahe ng kupunan ng dahil sa kanya. At meron naman mga fans nang nagsasabi na bigyan pa na isang pagkakataon itong si Halalon dahil nga pwede naman itong ayusin ng maayos internally ng management. At syempre para na rin kay Halalon kasi nga maganda naman ang naiambag niya sa Magnolia Hotshots. Nabanggit nga natin kanina mga tol na maselan ang SMC Group pagdating sa mga negatibong issue ng kanilang mga players habang nasa loob pa sila ng kampo nito. At huwag na rin tayo magulat kung i-trade itong si Gio Halalon ng Magnolia Hotshots kapalit ng ibang player. Ang lumalabas na rumors ngayon mga tol ay itong si Robert Bolick kapalit umano ni Gio Halalon. Pero wala namang kumpirmasyon ng dalawang kupunan tungkol sa rumors na ito. So abang-abang na lang tayo mga tol dahil may mga rumors na nagkakatoo at meron naman hindi. So para sa akin mga tol, di kailangan o di makatwiran kung basta-basta na lamang i-trade ng Magnolia Hotshots itong si Gio Halalon kung walang due process. At isa pa, hindi rin tayo sigurado kung totoo ba ang kumakalat ngayon na negatibong issue ni Halalon. Pero kung mapapatunayan na totoo ang issue, sang-ayon naman ako na pakawalan na si Halalon dahil makakasira talaga siya sa pangalan o reputasyon ng kumpanya na iningatan noon at ngayon. Kayo mga tol, ano sa tingin nyo? Kailangan o makatwiran ba talagang i-trade ng Magnolia Hotshot itong si Gio Halalon dahil sa mga negatibong issue na kumakalat ngayon sa mga social media? Comment below mga tol dahil babasahin natin isa-isa yan. At huwag din kalimutan i-like at share itong video para mas ganahan pa akong mag-upload na marami pang videos tungkol sa mundo ng basketball. So this is Channel B once again. Keep safe mga tol at adios!